nakasagawa naman ng pag-inspeksyon sa mga resorts sa Davao de Oro. Layunin nito na masiguro na masusunod ang health protocols na ipinatutupad sa muli nitong pagbubukas. Si Alona Jean Peligro sa detalye. Isa sa mga dinarayong lugar sa Davao de Oro ang bayan ng New Bataan dahil sa mga magagandang inland resorts ng nasabing lugar. Ngunit kasabay ng pagsasara ng mga commercial establishments dahil sa COVID-19 ay nagsara din ng mahigit 2 buwan ang mga pasyalang ito. At dahil ngayon na napasailalim na sa MGCQ ang buong bayan, ay sa wakas muling magbubukas ang mga inland resorts na ito sa mga residente at maging sa mga local tourists. Pinangunahan ni Marlon Esperanza, ang Tourism Office Head ng bayan, ang inspeksyon sa mga pinagmamalaking inland resorts ng Barangay Kamanlangan, Barangay Fatima, at ang napakalamig na tubig ng inland resorts ng Barangay Anda. Mahigpit na ipinatutupad na ang pahihintulutan lamang makapasok ay ang mga sumusunod sa health protocols tulad ng pagsusuot ng mask, hand washing at sanitizing. Kinagiliwan na din ng mga residente ang maligo sa ilalim ng Andap Bridge. Ngunit ito man ay di rin nakaiwas sa inspeksyon at tuluyan na ngang naipasara dahil nakitaan ng paglabag sa health protocols at wala ding maipakitang permit ang mga namamahala rito. Para sa Eagle News, Alona Jean Peligro, we live in interesting times.